Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, mag-i-spray po tayo ng ating pipino. So, yun po. Our verse, Romans 5, verse 8. But God demonstrate His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, yun po. Sa Tagalog, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nang mamatay si Kristo para sa atin, tayo bilang tao, okay lang naman na kumbaga sa atin, parang bigyan mo ng pabor yung isang kaibigan or iligtas mo yung isang kaibigan sa kapahamakan. Normal yon, normal. Pero yung iligtas mo ang iyong kaaway or yung nagkasala sa'yo, hindi yun normal. Di po ba? Sa ating mga tao. Pero sa ating Panginoon, ganon ang ginawa niya. So, kung i-internalize lang natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin na kahit noong tayo'y makasalanan pa ay namatay ang Panginoong Hesukristo para iligtas tayo. So, yun po ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Bago po ang lahat, shoutout muna sa ating mga kaibigan, followers, viewers, and subscribers. Unang-una, shoutout kay Inay, kay Kian, at sa aking mga kapatid. Yan, kay Marlon Bernardo Fernandez. Yan, siya po ay vlogger din. And pakisuporta po yung kanyang channel about sa playing chess, travel, and life, about life. So yun, follow po natin si Marlon. Si Pards William Guzman, si Sir Louis Garcia, Ray Villarias, Sir Julius Villanueva, yan yung bumisita sa atin. Si Ma'am Lani Sandoval, Pards Jordi Maloles, Joga Guapo, Butter Agri Farm Vlog, Jopel the Farmer, Sir George Manato, si Kaparmer Pelot, Sir Ricardo Talban, Drew Kadamek, Carl Justin Ortalesa, yan po, cyclist naman yung pagiging vlogger niya. Mark Anthony Alonso, Edwin at Saipan TV, kay Roldan Baholo, yan, farmer vlogger din po, and kay Ma'am Therese Kate Sahot. So, shoutout po sa inyong lahat. So, yun guys, bali, mag-i-spray tayo ng pipino. Nasa 26 days or 27 days mula sa buto. Tapos ang i-spray natin ay foliar. Ito yung ginamit natin, yung grow more. Tapos itong gold para sa mga manlilipad, aphids, tsaka sa mga uod. Tapos itong score, ito naman yung ginamit natin, fungicide para sa mga fungus. So hindi po tayo sponsored ng mga products na to. So ito lang po talaga yung ating ginamit sa ngayon. So every spray po meron tayong pang alternate. So ito po, bali powder po siya, grow more. Tapos ang gawin lang natin, sa isang drum na tubig, kalahati ang ating lalagay. Puro pa. Yan. Kalahati. So hindi natin direkta, dito muna natin sa timba. Ilagay. Tanawin lang natin.
Yan, bali highly soluble naman siya kaya madaling matunaw. Tapos itong ating score. May nakapagturo kasi sa atin na hiwa-hiwalay daw yung paglalagay, pero minsan sabay-sabay na rin kami dito sa drum. So yun, kasi meron daw bagang chemical reaction sinasabi. So ito po, bali sa isang drum, ang gagawin namin ay dalawang takalan. Ito. So yan po. Bali ay 60 ml ito. Ngayon, kung sa knapsack sprayer lang ang gamit nyo, kahit 10 ml kada 16 liters ng tubig. So dahil po 60 ml ito, ang gawin natin ay dalawang takal nito. Lalo na malimit pong nag-uulan itong mga nakaraang araw. Tapos itong gold, lagay lang din natin tubig. Tapos yan. Kung sa knapsack sprayer, pwedeng 20 ml hanggang 40 ml. Mas matapang. Kung mas infected na yung area, nasa 40 ml ang ating ilagay. Dahil para mas matapang sa mga laban sa, lalong-lalo na laban sa mga uod. Pero kung hindi naman masyado infected, pwedeng 20 ml lang per knapsack sprayer per 16 liters. So ito po, bali ang gagawin natin ay nasa 7. 'Yan guys, ito yung ating mga pepino. Ambassador F1 at saka Jackson F1. So, ito po 26 days after sowing. Meron na tayong nakikitang bulaklak. 'Yan. Tapos yung bunga, meron na rin, may nagpapakita na. Yan, tapos ngayon nga nagpapa-spray tayo. Yan. So, yan po, bali 26 days after sowing galing sa buto.
At ito po, yan. Ganyan na siya katataas. So, bali, ang atin pong interval, umabot tayo ng 8 days dahil wala pa naman tayong masyadong nakikita na mga maninira. Kaya okay lang na hindi pa na-sprayan. Pero dahil nag-uulan na rin itong mga nakaraang araw, kaya ano, nag-spray na rin tayo ng para sa maninira, yung gold, tsaka yung score naman para sa fungicide. So yan na po. So yan again. Ito pong nasa gitnang ito, dating bali pa tatlong tanim na to, dalawang ampalaya, isang unang ampalaya, pangalawa ay grafted na ampalaya. Tapos ito yung pangatlo na pipino. So wala na po siyang bungkalan. Kaya kita nyo naman ang epekto. Halos iwan siya nitong nasa dalawang gilid. Kasi yung nasa dalawang gilid na to, at least nararo sila. Tapos na taniman natin ng munggo. Pero yun, ito naman, nilagyan natin ng mga organic gaya ng Dupos, Grandiomus Plus, Yakult at saka Molasses. Kaya at least kahit pa paano ay nakakahabol din naman sila. So lahat sila, lagyan natin ng organic. At ngayon nga ay nagpapa-spray tayo ng insecticide. Ayan, medyo yan, first timer lang tayo sa pipino. And praise the Lord. Thanks God na awa ng Diyos, magaganda naman yung ating pipino. Ayan. So, gamit po natin ay power sprayer. So, yung unang nakaraang mga spray, so ang ginamit lang po natin ay knapsack sprayer dahil medyo maliliit pa, kaya pa. Pero pagka ganito ng kalalaki, medyo magastos to pagka knapsack sprayer ang gagamitin, tsaka mas matagal din compare sa power sprayer. Bukod sa hinihila na lamang yung hose, ay ano pa, kumbaga mas kalat, mas broadcast yung sabog ng ano, ng ating mga ano, mga insecticide at fungicide. So yan po. Bali, best timing na ating magagawa ng pag-i-spray ay pinaka best talaga gabi. Pero kung wala naman tayong time, wala tayong pagkakataon na magawa siya ng gabi, at least yung palubog ng araw. So yun, bali alas 3 gumayak na ng pag-i-spray, na unang in-sprayan yung ating ampalaya doon sa dulo. So ganun din ang pina-spray natin. Ang kaibahan lamang ay calcium, yung Calmax nga ang ating ginamit, para naman yon sa pampakintab ng bunga at pampakunat ng bunga. So yan po ang ating ginagamit. So yun, kumbaga interval mo lang ng 7 to 10 days ang sabi nila. Yun ang, at tayo naman inabot nga tayo ng 8 days. So yan, dapat lang din na ating i-akay yung mga sanga. Ayan, gaya dito mga sanga dito na eto sumasala sa gapangan natin, trellis. Shit, diyan ka pa eh, pag-video ka pa lagi. Ayan, natin lang inaakay para nasa
Balag. So yun, by siguro mga 2 weeks baka bigyan na tayo ng harvest nito by God's grace, at malalaman natin kung gaano kadami ang pwedeng ibunga, anong klase ba yung binubunga nito. Kasi first time nga tayong magtanim ng pipino. At yun, sa mga nagtatanong naman dyan kung magkano ang ating investment sa power sprayer, inabot tayo ng halos dyan. Bali halos nasa 10,000. Medyo hindi ko alam kung narinig nyo, pero almost 10,000 ang inabot natin Ichiban, yung kanyang brand China. Tapos yung hose siguro nasa 2.5, way back 2021 pa. Hindi ko alam kung magkano na ngayon yung 100 meters na hose. So yun po. So yun guys, yun na yung ating mga ginawa ngayon at 26 days after sowing ng ating pipino. So yun, maraming salamat po sa panonood. God bless. See you in the next video, and to God be the glory. Bye.